Ang gagamitin nyo lang, garlic oil para maglasang garlic. Sinangag siya. Ayan, meron tayong garlic rice. Ito guys, pwede nyo rin itong pang negosyo, promise. Ayan rin. Ayan, tinatawag na siyaupan ni Makoy. Guys, tapos na tayo sa siyaupan guys, oh. Ayan. Guys, nakita nyo? Yung white egg niya is parang steam lang siya. Parang steam lang siya. Kasi hindi dapat pinamadali ang pagluluto ng itlog. Ayan guys, hintayin lang natin magparang mag-style caramelize. Kasi di ba may mga juice pa siya. Hintayin mo mag-evaporate yung mga juice. Ayan, ito. Ito muna. Siyaupan pa lang guys. Panalo na. Sarap guys. Ito naman. Tapa sa garlic rice. Hello mga kapatid. Once again, this is Marky Bria. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at nakaka-subscribe, please subscribe my YouTube channel. And ito na nga pala po yung aking first serious vlog about sa pagluluto. Marami na akong mga vlogs makikita nyo sa aking videos. Lahat po nang yun kasi sa parang bara-bara lang, hindi ko masyadong inayos. So sa ngayon po, aayusin natin and nararamdaman ko na mamamonetize na tayo. And please, keep watching and subscribing and please, paulanan nyo po ng likes kung gusto nyo aking mga videos. And maglagay din kayo ng comments sa baba ng aking videos para sa mga suggestions and mga comment niyo. Guys, today's vlog is gagawa tayo ng sinangag. O, baka sabihin nyo naman, sinangag lang yun. Ano ba naman vlog na ito? Sinangag lang. Hindi lang basta sinangag ang gagawin natin. Gagawa tayo ng top silog, guys. And tara, simulan na natin. Tara na. So, guys, ang mga kailanganin ko sa paggawa ng ating sinangag, kasi dalawang sinangag gagawin natin, guys, eh. Isang normal na sinangag, and alat siyaupan. Magsiyaupan tayo. So, guys, kahit sino sa inyo magluto, pwedeng-pwede nyo gawin yung iba't ibang klase na nasa isip nyo na sinangag. So, pwede lahat, basta't hindi makakasama sa ating tiyan, no? Nasa sa atin na kasi yun. Lilikutan lang natin yung mag-iisip natin. Pwede natin lagyan ng kung ano-anong gulay ang ating sinangag, okay? Pangunahing sangkap is sibuyas, bawang, napaka-cute na carrots. Gaya nga na sabi ko, pwede nyo lagyan ng kahit na anong gulay na gusto nyo or trip nyo sa inyong sinangag. So, mag-aada ako ng bagyu beans. So, ayan. Meron din tayong kernel or cool corn. Ayan, sweet corn. Pwede natin ihalo sa siyaupan. And of course, dahil top silog ang gagawin natin, hindi mawawala ang marinated na baka. And dalawang klase yung pagmamarinate ko ng baka. Isang niluto and isang hilaw na minarinate. Okay? Siyempre, kailangan din natin ng oyster. Kahit anong oyster, guys, kung anong available sa inyo na oyster sauce. Ang available ko lang ay Maggi oyster. O Maggi, baka naman. And of course, meron tayong freshly crushed black pepper, okay? And of course, kailangan natin ng rock salt. Kung meron kayong iodized, okay lang naman, pero mas gusto ko maglagay ng rock salt kasi na-estimate ko yung lasa niya kaysa sa iodized. Iodized kasi medyo may pagka-traitor siya pagkadating sa timplahan. Medyo matabang sa panlasa mo, pero pagka at the end of the cooking time, maalat pala kasi na umiilalim talaga yung alat niya. Ayan, nag-trivia na ako. Ginagawa mo! Simulan natin sa pag-prepare ng bawang. Maingay. Okay guys, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag chop na. Annoying yung sound. My goodness. Gato yung ginagawa namin sa probinsya, no? Pero dito sa Manila, nung na-observe ko sa mga pinasukan kong restaurant, kinakat na nila, guys. Pangit yun kasi meron siya dito, ano? Ito. Yung ganito. Ito yun.
Ayan. Mga ano siya, himulmul. So, parang sa sitaw lang din, guys. Kung sinong kumakain sa inyo na sitaw or string beans sa English. Tinatanggal po yan kasi annoying po yan sa pagmumunya. Gumagamit na ako ng annoying. Kausap ko sa mga kano. Goodness, ayan. Hiwain lang natin siya na parang sinlaki lang din ng mais. Para, ano, pantay sila, no? Walang lamangan. Sa pagluluto din kasi, guys, na-realize ko talaga. Hindi na talaga kalam ng sikmura yung binubusog, eh. Pati mata. So, sa mata pa lang, para makapangakit ka, lalo kung nagninegosyo ka, maakit na agad sila, no? Siya nga pala, guys, itong ginagawa kong to, pwede nyo giyahin kung gusto nyo. Pwede po itong pang sarili, pwede rin po itong pang negosyo. So, masaya po ako kapag ginawa nyo to. And, syempre, hugasan muna natin to, di ba? Kasi hindi tayo kumakain ng lupa, di ba? Never. So, ayan, guys, no? Kung nga pang negosyo, pwede nyo pantanggalin tong mga medyo nag-yellow na konti. Pero, dahil pang sarili lang to, guys, unti na lang, pag tinanggal ko pa, wala na matitira. So, pwede na to, talo-talo na to. So, laging careful lang lagi sa paghiwa, okay? Kasi, hindi mo naman kailangan magmadali, no? So, ayan guys, no, habang naghihiwa ako ng sibuyas, kwento ko lang sa inyo. Talagang pangarap ko, guys, makabili ng high fire na stove. So, nag-check na rin ako sa online. Nasa ano rin siya, na, yung single burner niya is nasa 2,000 plus din. And, alam niyo yung ginagamit ng mga kawali, limot ko na yung tawag dun, eh. Yung talagang pang high fire sa mga restaurant, makikita nyo yun, yung itim na kawali. Na ang pinanglilinis is, bamboo. Hindi siya pwedeng kuskusin ng metal. Bamboo lang pang linis sa kanya. So guys, next kapag patuloy tayong binilas ni Lord, bibili tayo nun, guys, para mas maganda lalo yung video na ibibigay ko sa inyo. And syempre, kiniklaim ko na yun dahil napakabuti ng ating Diyos. Kaya naman, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa nanonood nito, please, subscribe na kung ayaw kong ilagay nyo to sa mata nyo. Sa carrots naman, guys, paggagawa ng Shanghai or pagsasama sa mga lutuin, kapag malinis na malinis yung carrots nyo, eh, kahit may balat, pwede po nyong isama yan. Pero this time, babaltan ko naman, di ba? Katamaran na kasi yun kapag ano. Pag marami yung carrots, okay lang. Pero ganito, babaltan natin to, guys, ha? Hindi tayo tamad. Kung wala kang filler, pwede mo naman gamitin maliit na kutsilyo. Kung ayaw mo or di ka marunong magtansya sa pagbabalat, pwede mo naman gawin to. Ito lang. Ito. Very effective to, guys. Napakabilis lang nito. Ano lang to? 5 and 2.3 seconds. Hindi nyo kailangan may filler. Kasi yung iba, parang hirap na hirap na sila magbalat kung walang filler. So, saan makuha na nyo ng idea to? Pwede nyo gawin to, guys. Kasi ang gusto nyo tanggalin is yung balat. Pwede nyo gawin to. Pwede yung kutsara din yung gamit nyo. Balat na siya, guys. Tapos, kunting hugas na lang. Although may filler ako dito, no? Pinakita ko lang para trivia and may idea rin kayo. Siyempre, ang hirap hiwain ito sa malaking itak, diba? Kutsilyo tayo. Ayan, pwede ko naman itong... Sa sunod nga, guys, mag-tutorial ako ng ano, mga iba't ibang klaseng paghihiwa or mga technique sa paghihiwa. This time, ito lang yung gagamitin ko para ano, kasi mag-cubes-cubes ako, so... Hindi naman tayo nagmamadali and wala naman tayong maraming hihiwain. So, ganito na lang ginawa ko. Okay. Sa mga master po sa paghihiwa dyan, pasintabi po, ha? Hindi po tayo professional. Pero, disclaimer, ha? Yung kaalaman ko lang sa paghihiwa, syempre, sinishare ko lang. Guys, meron tayong sinaeng. Mas maganda talaga, guys, pag nagsasangag, meron tayong kaning lamig, yung matigas na, yung asin matigas na, yun yung masarap isaeng. Ay, isaeng, yung isangag. Ito kasi bagong saeng, so subukan natin. And of course, guys, tap silog, di ba? Meron tayong itlog. Ayan.
bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano magluto nito ng hindi sunog yung white. Kasi parang, di ba pag kumain tayo sa tapsilogan minsan, parang minadali. And ang crunchy na nung gilid ng white. Tapos, parang masusunog pa siya. Pero gagawin natin parang, niluto siya sa oil pero parang steam lang siya. Matagal ko na palang napundar to and matagal ko na rin nagamit. Ito, non-stick. Medyo mahal pero sulit naman. Original siya. And, wooden spoon. Pagka meron tayong mga non-stick pan, wooden spoon po yung mas the best po na gamitin para mas nalilesen po natin yung pagkakatanggal ng mga carbon, no? Ayan guys, gagawa tayo ng different variety ng sinangag. So, ito for Xiaofan. Xinghang. Xiaofan, and ito naman para sa normal na sinangag lang. Garlic rice. Sa probinsya noon, yung pinagprituhan lang ng tuyo, ihahalo mo sa mainit na kanin. Talo-talo na. Pero this time, gagawin natin presentable. Alright? So, ayan guys. So, nakikita nyo, nakasetup na ang ating gagamitin, ng aking favorite na kawali. Nag-iisa. So, guys, ito nga palinggalan ko. Galing din to sa napakabuti kong bilas. Okay? Hindi ko nababagit pangalan niya kasi napakagwapo niya. Ito guys, backfire na to. So, biglang bumabuga yung apoy niya. Kaya gusto ko nang palitan ng high fire para mas presentable and mas komportable. So, ayan, diba? One day, ibibless tayo lalo ni Lord and makakabili tayo ng ganun. Then, simulan natin sa pag-open ng gasol. Make sure guys, pag ginamit nyo ang inyong gasol sa bahay, lagi nyo isasara pagkatapos. Medium fire lang siya guys. Medium. I-heat lang natin ng bahagi ang ating pan. Huwag natin yung sobrang init yung sobra-sobra. Kasi, pag nilagay natin yung garlic, magsusunog agad. So, unahin natin guys, yung garlic rice. Normal na lang tayo, sinangag. So, ayan, mainit yung ating huwali. Paano nyo malalaman kung mainit na? Hawakan nyo. Charot. Siyempre alam nyo na naman, wala nang water and alam nyo nang nangingintab na siya, diba? So, mag-add tayo ng kunting-kunting-kunting mantika lang. So, yan guys. Pwede nyo sa unang damihan ang mantika pala. Ito, sorry. Sorry na. God bless. Essential. Alam nyo kung bakit? Hindi yan para sa sinangag agad. Gagawin muna tayo ng golden brown na garlic. Ito po yung isang technique na gamitin natin. Tuturo ko sa inyo na sana yung ma-adapt nyo rin. So, ayan po, maglalagay tayo ng garlic. Habang hindi pa siya ganun kainit, ilagay nyo na yung garlic, ha? Kasi pag sobrang init, masusurprise yung garlic nyo. Mangingitim agad yan. Ang galing! Ang galing! So, ayan yung garlic natin. Gagawin natin, lulutuin natin siya hanggang maging golden brown. Huwag nyo hayaan maging dark brown, kasi dark brown, mapait na yon. Golden brown is may sweetness pa siya. So, ayan. Lutuin lang muna natin. And, syempre, maraming mantika niyan. Pagkatapos natin lutuin, i-separate natin ito mamaya. And, mabango na rin yung garlic oil natin. Diba? Garlic oil na siya kasi pinagprituhan ng oil eh. Garlic oil. Ang galing! Ang galing! So, pwedeng on time, haluin natin siya. Okay. Yung iba kasi guys, diretsahan na. Gigisahin nila yung garlic kapag yung malapit na masunog sa kanila, ilalagay yung kanin. So, habang nilalagay nila yung kanin, nasusunog na yung garlic sa ilalim. Kaya pag binaliktad nyo, tadaan, sunog yung bawang. Ang galing! Ang galing! So, this time, gagawin natin mas social pa to, di ba? Maraming pwedeng gawin sa sinanga, guys. Isa po akong prep person sa chilies. Kung sino nga kilala sa chilies restaurant, international, international restaurant po siya. So, ako po yung nagpapakain sa lahat ng empleyado doon. And ako rin po yung nagluluto at nagpapakain sa mga managers and general manager. So, lagi nilang nilalagpasan yung mga leftover na rice, yung mga kahapon pang rice na malamig. Hindi nila inuuna. Ginagawa kasi ng iba, iniinit lang nila, tapos nilalagay nila doon. Itatabi nila yung bagong kanin. So, ang nauubos yung bagong kanin. Ang ginagawa ko guys, sinasangag ko. Alam nyo nangyayari? Unang nauubos at pinag-aagawan yung sinangag. Tapos dinadad mo nila yung bagong kanin. Kasi ganun nga eh, pag nilagyan mo ng arte, patayin muna natin bagya. So makikita nyo guys, golden brown, diba? And golden brown na siya guys, hindi siya dark brown. So i-separate muna natin siya. And for sure, mabango na rin yung oil niya. So ayan guys, hindi ko na lahat sinaed kasi ilalagay ko na agad yung white rice para sa ating garlic rice. Lagyan natin agad to. Yun. Ilakas natin ulit ng apoy ng medium fire. Pero guys, kung meron kayong high fire, madali lang. Kung may high fire, mas mabilis magluto sa high fire. Kasi mabilis lang, napakadali. Ito guys, optional.
Dahil garlic rice lang to, pwedeng salt lang ilagay ko. Kung ikaw lang yung kakain, kung mahilig ka sa paminta, pwede mo lagyan ng kunting black pepper. Pero, this time, salt lang ilalagay natin. Lagay ka ng rock salt. Kunting-kunti lang naman, guys. Kasi, mahirap na magkasakit sa bato. Sa mga nanonood nito na marunong magsinangag, syempre, common, basic lang to, guys. Kahit sino, kahit beginner, kayang-kayang gawin to. Sinishare ko lang kasi marami pa rin taong hindi marunong syempre magsangag or magluto, no? Hindi naman lahat, no? Baka may ma-offend. So, para dito sa mga hindi marunong pang magluto, may mga tao rin na hindi pa talaga marunong magluto or wala pang idea. So, pwede nyo gawin to. Yung iba nag-a-add ng bechin or magic sarap. So, ako, guys, hindi na, guys. Kasi, yung marinated natin na, ano, tapa, mayroon na kasi yung ano, oh, may seasoning na siya. And meron pa tayong gagawin din na oyster mamaya, which is may seasoning pa rin siya. So, mahirap naman magkahepa, di ba? Pwede naman yung ano, kung trip nyo talagang lagyan ng magic syrup or ano, bechin, wala problema. Ako, salt lang. Kasi nakagisnan. Hindi ko siya ma-flip kasi medyo malagkit siya, guys. Bagong saing eh. Kung magsasangag kayo kinamagahan, guys, the best na ilagay nyo sa chiller. Sa chiller nyo ilagay and bukas matigas na yan, pwede nyo nang gumusin. And thus, masarap siyang sangagin. Para siyang bigas. Hindi ko mapit na kayo, ha? Ayan, napiktik naman. Pwede nating add tong garlic. Kung nagninegosyo kayo at may nag-order sa inyo ng rice, pag pinakan nyo, pwede nyo lagyan sa ibabaw. Pero pang sarili naman to, ilalagay ko na lahat. Yan yung kinatawag na literal na garlic rice. Diba? Garlic rice. Pero kung pang negosyo, pwede nyo ilagay lang sa ibabaw. Para hindi magastos. Hindi magastos sa bawang, lalo tagmahal minsan ang bawang. So, decoration nyo lang yung garlic sa ibabaw para matawag na garlic rice. Ang gagamitin nyo lang, garlic oil para maglasang garlic sinangag siya. Ayan, nakikita nyo, guys. Ay, may garlic siya, di ba? Hindi siya brown na brown. Golden brown lang siya, which is yan yung sweetness ng garlic ay matitikman mo pa. Pero pag yung dark brown, ha, napakapait niyan. Grabe. And tapos na rin to, guys. Ganun lang kadali. Sali na natin. Ayan, meron tayong garlic rice. Good for 2 or 3 person na to, depende sa kakain, no? Pero ako siguro kaya kong ubusin yan. Ang galing! Ang galing! So guys, hindi ko nalilinisan to syempre at magsasangag rin tayo, di ba? Non-stick pan yan, guys. Baka naman, wala kasi tatakpi. Ito na, guys, yung ating garlic rice. Tadaan! Di ba? Bango-bango. Next naman natin, guys, is pang siopan. So, lagay lang natin dyan. Ang gagamitin natin, syempre, guys, yung ginamit natin na garlic oil. Ito na yun, napakabango nito. Okay, garlic oil. Pwede nyo lagyan to ng kanin mamaya. Dito, para masimot nyo yung ano, oil tsaka yung garlic. Dito naman, guys, hindi nyo kailangan sunugin yung garlic na golden brown. Hindi nyo kailangan gawin parang golden brown. Basta mag-isa nyo lang siya na mag light brown. Light brown, hindi golden brown na light brown. Yung makikita nyo pa rin yung puti ng bawang. Ayan. Pwede natin i-add yung pinakamatigas na gulay, which is carrots. Oh! Teka lang. Sibuyas muna pala, guys. Sorry. Sorry na. God bless. Essential. Diba? Kahit sino nagkakamali, no? And sorry, nagkamali ako. Pasensya na. Sorry na. God bless. Essential. Mapuyapoy pa siya, no? Gawin lang natin translucent. Ibig sabihin yung ano na siya. Tanggal na yung pagiging matapang niya, no? Tatanggal din natin yung tapang ng sibuyas. Magiging parang di naman siya transparent, pero translucent tawag dun eh. Pag nag-translucent yung sibuyas, tumalsik sa mukha ko, aray. Ayan, pag tumalsik sa mukha mo, syempre masakit. Isunod mo na yung carrots. Yan yung pinakamatigas na gulay sa ating siopan. Maganda to, guys, pag ganito na yung kawali ko, no? May flip ko ng gano'n, no?
saya-saya. And syempre guys, mga a few seconds na i-add mo na yung carrots, i-add mo na rin yung Baguio beans. Ayan. Shout out sa mga Baguio beans dyan. Sa mga farmer ng Baguio beans. Ang gagaling ko. Ayan. Ito guys. Ready to eat na to, kung tawagin. Kumbaga, luto na siya. Pwede yun ang i-add na panghuli. The best talaga magluto guys pag high fire. Buti nga hindi sumusumpo ngayon yung ano eh, yung burner eh. Talagang bumubuga to eh, yung matatakot ka. Pero mag-add lang tayo ng a little bit of salt. Little bit lang. Naglalagay talaga ako ng black pepper sa show pan, pero may mga batang kakain. Optional, kung gusto nyo, kung hindi, okay lang. Hindi na ako maglalagay kasi i-consider ito yung damdamin ng aking mga anak. Hindi ko consider pala. Yan. Pag may mga maling grammar sa akin, guys, correct me. Correct me if I'm wrong. Diba? Nagsasanay pa rin tayo eh. Ayan, sa pagkakataong ito, guys, pwede natin i-add ang ating kaning. Parang papaya ako sa inyo dito, ha? Pag-flip, ha? Pero subukan natin. Talagang ayaw talaga. Sapa, sapa. Ayun. Guys, naalangan lang mag-flip kasi ang babaw niya. Ang babaw ng ano natin. Hindi naman ganyan yung ano, Xiaopan. Xiaopan talaga guys is meron pa siyang itlog. Pero papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Ang itlog guys sa Xiaopan pwedeng binate, pwedeng in-scramble, pwedeng hindi. Maglagay kayo ng kunting-kunti lang guys sa ilalim. Pwede nyo namang lutuin na rin to. Ito yung option ko lang kasi ang totoo nakalimutan ko siya. Pero pwedeng una nyo munang lutuin to scramble para mas maganda kasi guys yung na-scramble nyo siya kasi ihalo nyo sa Xiaopan. Mas the best yun. Okay, ginawa ko lang na paraan ha. Sorry guys. Pasensya na. Sorry na. Sorry na. God bless. Sorry na dali na. Sorry na. God bless. Pasensya na. Okay, naluluto naman siya, di ba? Pero the best talaga guys yung binate. Dilaw na dilaw siya. Then, isa-chop nyo siya. Saka nyo siya ihalo sa Xiaopan. Pero this time, nagkamali tayo. Pero syempre, di ba? Tao na tayo nagkamali. Ito yung mas... Medyo malakas eh. Ilagay natin sa malakas na part para maluto agad siya. Nagmamatigas kasi siya guys. Ito yung gusto ko sa wooden spoon eh. Oh. Masasaid mo siya. Hindi naman ganyan yung Xiaopan. Dark yun. Huwag kayo mainip guys. Salt pa lang nilalagay ko. Okay? Nagda-dark na. Nasusunog na eh. Laging ano guys. Laging huwag kayong ano. Beyond your limit. Tama ba? Huwag kayong matatakot. Lagi may paraan, di ba? Pag-inahin natin yung ating mga gitya ng Panginoon eh. Yung malikot na isip. So, depende yan. Kung malikot isip mo sa kasamaan, sa pag-isip ng mga bad, so, bad yun. Ang galing! Ang galing! Then, ito na yung pinaka-final, guys. Lalagyan natin siya ng Maggi Oyster Sauce. Baka naman. Yan yung kaya salt ang nilagay ko kasi sobrang maano na to. Maulinamnam na to. Ito na yung part na mag-iitim na siya or magba-brown na siya. Okay. Sa pagsasyaupan guys, pwede nyong gawin. Pwedeng baboy, may meat, may giniling na baboy, giniling na baka or hiniwa-hiwang manok. Depende sa inyo guys. Sabi ko nga, kung gusto nyo ng vegetable lang, vegetable pwede. Kung gusto nyo ng meat, meatable na Xiaopan, pwede kayo maglagay ng giniling, no? Kaya this time, gulay lang kahit log, sapat na. Ito guys, pwede nyo rin itong pang negosyo, promise. Seryoso, pwede nyo itong pang negosyo. Pwede rin pang pamilya. Ito guys, hindi ko na pinakita yung mga measure na paglalagay ko, di ba? Kasi, to taste na ito guys, sa inyo na ito, kayo na yung bahalang mag-judge yung pang lasa nyo. Okay? Nakita nyo naman yung paglalagay ko, di ba? Salt lang. Tsaka, oyster sauce. This time guys, mag-a-add na tayo ng pinaka-last. Ang green onion. Napakasarap pag maraming green onion. Lahat na natin. Ayan, haluin lang natin. Then, tapos na. Hindi ko kailangan pakita mukha ko kasi mas baka lalong mo lang manood eh. Mas interesado sila sa niluluto sa kaysa sa nagbablog. So sana guys no, sa mga nakapanood din to na bago pa lang sa akin,
Subscribe niyo ako, guys. Support, guys, support. And I thank you. Patayin natin muna. Itutok natin sa pagsasalinan. Sali natin. Yan ang tinatawag na siopa ni Makoy. Vegetable yan, guys. Pwedeng meatable, pwedeng vegetable. Depende sa inyo yan. Bago muna pala tayo magprito ng tapa, kasi ang tapa medyo madumi siya sa kawali. Lutuin muna natin yung itlog. Tapos maglagay na kayo ng ganito. Dahil non-stick pa naman to, hindi nyo kailangan punuin ng mantika to. So habang medyo malamig-lamig pa ang ating mantika, though ang ating kawali, make sure na mainit, guys. Bago tayo, initin natin ng sobra ang kawali bago tayo maglagay ng mantika. Kasi ang tendency kapag hindi natin ininit yung kawali and malamig yung mantika, kahit anong prituin mo, isda, kahit ano, kahit itlog, didikit at didikit siya, guys. Galingan natin. Ayan. Salt. Ayan. Ayan. Budburan nyo lang. Yung, alam nyo naman yung sobra sa hindi. Ganda kayang kumain na kapag ano, yung itlog mo perfect. Hindi yung itlog mo ha, yung itlog ng manok perfect. Paano mo sabi? Ayan. And gusto ko rin magpasalamat sa aking asawa na napaka-supportive, kay Jacqueline Lopez Libria, aking pinakamamahal na asawa. Yan. Ayan, subscribe nyo rin pala, guys. Meron din siyang channel, ang aking asawa. Inas Vlog. Search nyo lang Inas Vlog at makikita nyo yung mga video niya doon. Intro pa lang yun. Dito natin yung itlog. Log. Dito yung tapa, dito yung sinangag na chowpan, dito yung normal. O, nakita nyo, guys? Napaka ano niya, perfect. No? Para sa akin, ha? Perfect to. Ewan ko sa inyo. Yung white egg niya is parang steam lang siya. Parang steam lang siya. Kasi hindi dapat pinamadali ang pagluluto ng itlog. Napakagandang iserve nito sa customer. Pag hiniwa mo, mayroon siyang parang lava. Pag hindi pa ganun kainit, ilagay mo na. Basta ang mahalaga, guys, mainit yung kawali. Yung mantika kahit di pa ganun kainit. Ilagay niya. Ayan. Ilaktan ko na yung apoy. And i-flat nyo lang. Huwag nyong haluin ng haluin kasi papangit. Kaya nyo muna mag-brown yung ilalim, then saka natin itaob. Nakita nyo, guys, mga puti-puti. Bawang yan. Number one talaga yung recipe ko. Hindi ko, ay, number one ingredient ko sa paggagawa ng tapa. Hindi mawawala yung sandamukal na bawang. Ayan, guys. Hintayin lang natin parang mag-style caramelize. Kasi di ba may mga juice pa siya. Hintayin mo mag-evaporate yung mga juice. And matira na lang is mantika. And yung juice na lumalapot, didikit yan sa laman ng ating tapa. Which is yun yung napakasarap. Yung pag-flip naman pala, guys, eh, napag-aaralan yan. So, marami rin ako natapon-tapon na pagkain bago ko natutunan mag-flip ng ganito. Marami pa akong natapon. So, ano yung outcome ng marination ko? Aray ko. Makulit kang bata ka. Ang sarap. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. So, ayan, guys. Natapos ko na nga yung aking sinangag na dalawang variety. Variety ba? Dalawang variety. So, isang garlic rice and a chowpan, vegetable chowpan with a scrambled egg. Which is, hindi ko naman talaga scramble yung egg dahil nakalimutan ko. Over easy. Tawag nito sa amin sa trabaho, over easy. And tapa. Beef tapa. So, tikman natin. At syempre, baka sabihin nyo, sinasabi ko masarap dahil ako nagluto. Titikman ko muna. Tignan yung unang kagat, unang reaction ko. Nakakailang kumain pag mayroong ano, basher sa gilid. Joke lang. Ayan, ito. Ito muna. Chowpan pa lang, guys. Panalo na. Sarap, guys. Ito naman, tapa sa garlic rice. Napakasarap, guys. Napakasarap. Tara, kain tayo. Thank you for watching!